Marami na akong naririnig ng mga horror stories. Ilan sa mga ito ay naikwento na ng mga kaibigan at ng mga kamag-anak ko. Pero hinahayaan ko lang silang magkwento sa akin ng mga ganon dahil hindi naman ako natatakot. Unang rason ay hindi ko pa na-experience ang mga sinasabi nila. At ikalawa, wala pa naman talaga nagpapakita o nagpaparamdam sa akin. Pero hindi ko inakala na may isang gabi na magpapabago ng paniniwala kong iyon. Isa akong ICU nurse sa isang private hospital dito sa Bacolod City. Hindi naman talaga din bago sa akin ang mga horror at ghost stories na nararanasan ng aking mga kasamang nurse. Ayon sa kanila, may mga multo raw na nagpapakita at nagpaparamdam lalo na sa hallway ng floor namin. Panggabi ang start ng shift ko ng araw na iyon. Bago ako makapasok, may na-receive na akong text mula sa leader namin na nasa station 2 at dun daw muna ako maa-assign dahil na rin sa kakulangan ng nurse. Nang makarating na nga ako doon, agad kong binungat kay Tricia. "Uy, Tricia, dito ka rin pala naka-assign ngayon?" "Oo, kinulang daw sila dahil may mga nagkasakit ding nurse," sagot niya sa akin. Si Tricia ay isa ring ICU nurse. Dalawa lang kaming nurse na naka-duty ng gabing yun. Lumipas ang oras at maayos naman ang lahat. Normal at walang kakaiba o kababalaghang nangyari. Habang nasa station 2 ako at chinecheck ko pa nga ang chart ng isa sa mga pasyente ko, bigla na lamang na pumunta sa aking kinalulugaran si Tricia at napansin-pansin ang kanyang pamumutla habang tumatakbo papalapit sa akin. "Oh, bakit parang inahabol ka ng aso dyan?" pagtatakang tanong ko. Hindi siya sumagot at parang may pinakikinggan siya. "Uy, ano yun?" tanong ko muli sa kanya. Ngunit ang sabi lamang niya, "Shhh! Baka maingay! Shhh!" Pinagmasdan ko siya dahil nawirduhan ako sa kanyang ikinilos. Kapansin-pansin na parang meron siyang pinakikinggan pero hindi ko mawari kung ano. Dahil doon ay ginaya ko na lang din ang kanyang ginagawa at tumahimik na rin ako. Sinubukan kong makinig. Tiningnan ko siya at pinagmasdan ko ang kanyang mga mata. Pabulong niyang tanong sa akin na magtama ang aming mga paningin. "Di mo ba naririnig yun? Ang alin ba kasi?" Naiirit ako ng tanong muli sa kanya dahil na rin sa hindi niya ine-explain sa akin kung ano ang nais niyang patungkulan. Bigla siyang naglakad ng kaunti papunta kung saan siya galing. At pagkatapos ay tinawag niya ako. "Lika, bilis, pakinggan mo." Lumapit ako sa kanya at sinubukan kong makinig. Maya-maya lang, heto na at meron akong narinig. Parang umiiyak na babae. Sa tansya ko ay nanggagaling yun sa koridor kung saan din siya nanggaling kanina. Dahil sa labis na katahimikan, naririnig namin ang pag-eko ng iyak na iyon. Dahan-dahan tuloy akong sumilip sa koridor pero nagtaka ako sapagkat wala akong nakitang tao. Makailang saglit pa, napansin na lang namin. Parang lumalapit yung boses na naririnig namin. Unti-unti ay naririnig ko ng malinaw yung pag-iyak ng babae. Pinakiramdaman naming dalawa ng aking kasama kung saan nga ba nanggagaling na ang tunog na iyon hanggang sa parang napagtatanto namin na nasa gawing likuran na namin iyon. Sabay kaming lumingon sa likod pero wala. Nagkatinginan kami ni Tricia at sabay na napahawak ang aming kamay. Hindi nagtagal, nawala na rin yung pag-iyak na iyon. Matapos naming madinig ang kababalaghan na iyon ay nakahinga kami ng maluwag at bumalik kami sa upuan sa station. Pero hindi pa nagtatagal ay muli na naman naming narinig
ang parehong iyak ng babae. Mukhang nasa malayong parte na siya ng koridor. Hindi ko talaga maipaliwanag ang takot ko ng gabing iyon. Pero kahit takot na takot, sinubukan pa rin namin ni Tricia na lumakad sa koridor hanggang sa makumpirma namin na wala talagang kahit na sino mang nandoon. Kahit man aso o pusa ay wala. Kahit balut na balut kami ng hilakbot na mga sandaling yun ay nagpatuloy pa rin kami sa duty dahil wala kaming choice. Ang kwentong ito ay naganap noong 2009 sa isang bahay sa Bacolod. Mahilig talaga kaming magtakutan ng mga barkada ko at madalas naming ginagawa iyon sa tuwing nag-i-sleep over kami sa bahay ng isa't isa. Since nung gabing yun, napagdesisyonan namin na matulog sa bahay ni Tito dahil wala sila noong mga panahong yun, doon na kami naglagi. Alam naman ni Tito iyon. Mas gusto nga niya na merong tao sa bahay niya sa tuwing nagpupunta siya ng Maynila upang nang sa ganun ay meron daw magbantay, kung kaya't sinasamantala din namin na doon mag-overnight. Noong mga panahong yun ay hindi pa rin naman tapos yung bahay nila sapagkat nag-iipon pa lang si Tito sa kanyang trabaho. Wala pa rin silang bakuran at wala ding gate. Sa sala kami nahiga para kita namin yung labas ng bahay kasi malaki yung sliding window nila. So bago kami natulog, ay nagkwentuhan muna kami ng mga nakakatakot tapos nagtrip kami na patayin lahat ng mga ilaw at magpicture gamit yung phone ng friend kong bakla at ito yung may mas malakas na flash. Medyo paranoid kami sa part na feeling namin na may mga orbs kaming nakapture sa camera at nagalit pa nga yung may-ari ng phone kung kaya't binura niya ito dahil natakot din talaga kami. Tatlo kaming nag-sleep over. Yung Becky na friend namin na nauna nang natulog, tapos ako at yung isa ko pang kaibigan na nagpapatuloy pa rin sa kwentuhan. Nang napansin naming palalim na ng palalim ang gabi, napagdesisyonan na rin namin na matulog na. Makailang saglit pa, nakarinig ako ng iyak. Pero hindi lamang iyon plain na iyak, kundi tinatawag din niya yung pangalan ko. Natakot talaga ako noong narinig ko ito. Marahan kong idinilat ang aking mga mata. Hinagilap ko pa nga ang braso ng aking kaibigan na katabi kong natutulog. Bigla siyang humawak sa kamay ko habang umiiyak. Doon pa lang din ako nagmulat ng tuluyan ng mga mata. Humugot siya ng malalim na hininga na para siyang galing sa ilalim ng dagat. Ang sabi niya, nung natulog na kami, sa panaginip daw niya ay may tumayong itim na tao sa pagitan naming dalawa. Tas bigla siyang sinakal ng string ng gitara habang pilit na hinihila palabas ng bahay ni Tito. Sabi niya, kung hindi daw ako nagising doon sa pagtawag niya sa akin, yun na daw yung huling malakas na sigaw niya sa panaginip sapagkat nawawala na siya ng hininga. Nung marinig ko lamang yung mahinang hikpi habang tinatawag ang ngalan ko ay natakot na ako ng sobra. Pero mas nakakatakot pala, kung hindi ako nagising, malamang ay isang malamig na bangkay na ang aming Becky na friend. Pagkatapos po ng insidenteng iyon, hindi na kami natulog pang muli sa bahay ni Tito ko. Bago din kasi yung gabi na yun, madami ding creepy moments ang nangyari sa bahay at sa susunod ko na lamang po ito ikikwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Leia. 18 years old po ako at college na. Napagdesisyonan namin na mag-boarding na lang ako dahil malayo ang pinapasukan kong paaralan sa bahay namin. So, nung pagka-enroll ko sa eskwelahan, naghanap kami agad ng matutuluyan. Sa paglalakad ko at sa tantya ko 10 minuto lamang iyon, agad na pumukaw ng pansin ko ang isang malaking bahay at parang luma na nga ito. Ang disenyo nga niya ay parang sinauna, pero hindi ko itinuon ang aking pansin doon
kundi sa malaking karatulang nakalagay sa harapan ng gate na wanted bed spacer. So nag-doorbell ako at sa katunayan na kadalawang pindot pa nga ako at saka lumabas ang isang matandang babae. Tinanong niya ako kung anong kailangan ko. Nung una'y kinabahan pa nga ako sapagkat ang taray niya at parang siya lang naman yung tao sa malaking bahay. Since sinabi ko nga kailangan nila ng bed spacer, itinuro ko ang nakapaskil na karatula. Tinanong ko pa kung pwedeng umupa ako ng kwarto at bigla na lamang nagbago yung kanyang mood at napangiti siya sabay sabing oo. Pinapasok niya muna ako at pinakita sa akin ang kwarto na tutuluyan ko. Napansin ko talaga yung kagandahan ng disenyo ng bahay at may kalakihan yung kwartong iyon. Pero, ang creepy ng vibe. Parang anytime ay may magpapakita ang kakaibang nilalang, pero dahil nga sa tanghaling tapat iyon, ay iwinaksi ko muna sa aking isipan ang bagay na yon. Napatanong na lang ako kung magkano ang upa ng kwarto. Sinabi niya, ang halaga kung magkano. Nabigla na lang ako kasi sobrang mura niya sapagkat kung tutuusin at ako lang ang titira sa kwarto, sadyang napakalaki nito. Sinabi din niya na mayroong rules na dapat sundin sa loob ng bahay. Since wala akong cashier, dapat daw akong sumunod sa mga rules na iyon. Isa nga rito ay ang bawal nang lumabas pagsapit ng alas 10 ng gabi sapagkat ikinakandado daw yung pinto sa baba. At ang sabi naman niya na tuwing hapon daw ay nagpupunta na siya sa malaking bahay sapagkat nagtatrabaho din pala ito sa bayan. Dahil doon ipinagkatiwala na lamang niya sa akin yung susi ng pinto sa salas upang kung sakaling ako daw ang mas maunang umuwi ay mabubuksan ko na ito. Tinanong ko kung may kasama pa ako na umuupa pero ang sabi niya ay wala na sapagkat lumayas na daw ito habang yung isa namang kalilipat tatlong buwan na nakakaraan ay lumipat na. Tinanong ko siya kung bakit pero hindi niya ako sinagot. Pumasok na ako dun sa kwarto. Pagpasok mo kasi doon, sa kaliwa ay may makikita kang malaking aparador na. Katabi nun ay ang banyo pero maliit lang. Sapat yun sa iisang tao. Sa kanan naman ay may tukador na may salamin tapos may upuan na kahoy habang yung katabi naman nun ay isang Durabox na walang laman. Doon ko nga nilagay ang lahat ng gamit ko at saka hinanger ko na rin sa aparador ang mga uniforme ko at saka nagpahinga na. Hindi ko na malaya ng oras hanggang sa makatulog na ako. Chinek ko pa nga kung anong oras na. 6:45 PM pa lang pala. So dahil doon naalimpungatan tuloy ako at bumaba ako bigla. Pagbaba mo kasi sa hagdan makikita mo agad yung mahabang lamesa tapos sa kanan naman niya ay may kurtina at paglagpas mo doon ay makikita mo na ang kusina. Ilang hakbang pa, ando naman ang sala at sa tabi noon ay merong lumang TV. So fast forward. Inabot din ako ng isang buwan hanggang sa maranasan ko na ang mga tila kakaibang pagpaparamdam sa aking inuukupahan. Minsan kasi pag naliligo ako sa baba, lalo na kapag umaga, nagdadala na rin ako ng mga pamalit ko at upang doon na rin ako makapagbihis at pag natapos ko iyon ay diretso na ako sa kusina para mag-almusal. Ewan ko ba kung tama yung aking pakiwari na minsan may naririnig akong tumatakbong bata. Minsan may kakatok pero pagbubuksan ko ay wala namang tao. Paminsan nga'y sit-sit ang aking naririnig. Minsan'y bigla-bigla din bumabagsak yung gamit ko nang walang dahilan kahit wala namang kahangin-hangin o alaga na nandoon sa loob ng bahay. Pero akala ko ay hanggang doon lamang ang lahat. Ito ang pinaka-nakakatakot na naranasan ko sa malaking bahay na yon. Nagkataong may project kami noon. Sa mahabang mesa ako gumagawa nang mapansin ko na parang may tumatakbo sa gawing hagdan. Sinundan ko iyon hanggang sa may makita akong umiiyak at nakaupo ito sa gawing hagdan. Babae siya at sa tansya ko ay 13 years old lamang siya. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit siya umiiyak. Hindi naman siya kumibo at mas tumalikod pa nga sa akin pero tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak. So dahil nga gusto kong malaman kung ano ang kanyang ginagawa ng oras na iyon at ano ang dahilan kung bakit siya umiiyak,
Hinabol ko siya sa pagharap niya sa akin. Hanggang sa pagtanggal niya ng dalawang palad niya sa mukha. Dito na ako nilamon ng hilakbot. Naaagnas ang kanyang mukha. Puro dugo ang kanyang puting damit at nakikita ko pa na parang may uod sa kanyang laman. Napatakbo ako at talagang bumaba sa hagdan. Sa sobrang bilis ko nga ay halos magkanda hulog-hulog na ako at sa awa naman ng Diyos ay hindi ako nabalian, bagkus ay tama lamang sa braso ang aking tinamo. Nakapagtataka din ng mga sandaling iyon na nais kong buksan ang pinto sa salas pero hindi ko ito mabuksan hanggang sa narealize kong nakakantado na pala ito at yung susi ko ay nasa loob ng kwarto. Hindi ko na sinubukang kunin ang susi kasi nasa tapat ng kwarto yung batang babae na nakita ko. Kaya ang ginawa ko, nagtago na lamang ako at umiyak ng ubod lakas. Nagising na lamang ako bigla habang nakatungo sa lamesa at andun pa rin yung project na ginagawa ko. Naalala ko. Teka, panaginip lang pala yun. Bakit parang totoo? Hanggang sa naramdaman ko ang pagtulo ng pulang likido sa aking braso. Kinapa ko iyon at laking gulat ko nang may sugat ito. Nagtaka ako kasi nung sa panaginip ko naman ay hindi naman ako napano. Nasa salas ako at nagtatago. Umiiyak pa nga ako sa huling senaryo nito. Tinataguan ko pa yung 13 anyos na babae na naaagnas ang muka. Dahil sa kaba, bigla ko na lamang kinuha ang aking cellphone at idinayal ang number ng aking tiyahin na nasa kabilang bayan lamang at nagpasundo na talaga ako. Nang dumating siya, doon ko muna siya pinag-spend ng gabi at hindi muna ako pumasok kinabukasan dahil sa tromang inabot ko. Kinabukasan nga'y kinuha ko na agad ang aking mga gamit at binayaran ko na rin yung upa sa matandang babae. Idinahilan ko na lamang nalilipat na ako sa aking tiyahin na tihamak mas malapit sa aming eskwelahan at sinang-ayunan naman ito ng aking tiyahin. Hindi naman na nagsalita pa o nagtanong ang matandang babae patungkol sa kung may naranasan ba akong kakaiba katulad ng kanyang mga unang border. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang Bacolod ay kilala bilang City of Smiles. Pero hindi alam ng karamihan na behind those smiles ay may mga nakakatakot din at nakapanginginig ding ekspresyon ang taguring yun. Ang aking babahaging kwento ay kwento po ng aking Tita Percy na tiga Bacolod. Taong 2002, namatay ang aking Tita Jill, ang pinsan ng tatay ko dahil sa komplikasyon sa puso. Hindi naging madali ang kanyang pagkamatay dahil hindi agad siya naitakbo sa ospital. Nasa second floor siya nung nangyari iyon at huli na nang madatnan siya sa kwarto. Ilang buwan na rin ang lumipas at naisipan naming bisitahin sila sa Bacolod. Kina Tita Jill kami nakituloy. Nakatira din doon si Tita Percy dahil wala naman siyang sariling pamilya. Isang gabi, nang matutulog na kaming lahat, meron daw narinig si Tita Percy na babaeng galit na galit at sumisigaw. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae. Pero bigla na lamang may kumalabog at sa pakiwari ni Tita Percy, nanggagaling iyon sa gawing kwarto o kaya naman sa kusina kung saan merong cabinet. Yung ingay kasi na narinig niya ay parang ibinagsak o idinabog na pinto ng kabinet. Bumangon tuloy si Tita Percy para hanapin kung saan nagmumula ang ingay. Sa paghahanap niya kung saan nagmumula ito, nagawi siya sa second floor partikular sa kwarto ni Tita Jill. Kinilabutan na lamang siya pagdating niya sa may gawing pinto. Mas lumakas daw ang pagsigaw ng babae at mukhang may hinahalughog ito sa kabinet. Pero sa pagkakaalam ni Tita Percy, nakalak ang lahat ng kabinet ni Tita Jill.
Hindi kasi nila mahanap ang susi at hindi daw ito inihabilin sa kanila ni Tita Jill. Iniisip na lamang ni Tita Percy noon na baka napasok lang kami na magnanakaw. Kung kaya't binuksan ni Tita Percy ang pinto ng kwarto at dito ay may nakita siyang babaeng nakatalikod at nakaharap nga sa kabinet. Suot ang damit na kagaya ng damit ni Tita Jill at patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Natulala tuloy si Tita Percy. Biglang nagdahan-dahan daw na humarap ang babae sa kinaroroonan niya. Sa sobrang takot, nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Ni hindi na nga niya na isarapa ang pinto doon. Patuloy pa rin daw sa pagsisisigaw ang nagagalit na babae. Nagtalukbong na lamang daw si Tita Percy pagdating niya sa sariling kwarto at nang mahiga sa kama ay nagdasal siya hanggang sa hindi na niya naririnig pa ang boses. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nire-reveal sa amin ni Tita Percy kung si Tita Jill nga ba ang nakita niya sa kwartong yun. Nangyari po ito noong 2017, nang mga panahong magka-college na ako at gusto ni Mama na mag-aral ako sa pribadong paaralan sa Bacolod at malayo sa aming probinsya. Para hindi daw ako mahirapan, nagpasya na lamang ang aking mga magulang na mag-dorm na lamang daw ako. Ang napili nga namin ay ang walking distance lamang sa school. May sabi-sabing ang may-ari daw nito ay nagpakamatay dahil sa pagkamatay din ng kanyang asawa. Hindi naman siya ganon ka-creepy tignan sa labas kahit na may kalumaan na ang naturang dormitoryo. Isama mo pa ang katotohanan na pito kami sa loob ng isang room. Tatlo kaming first year. Ang dalawa po doon ay classmate ko pa nung high school. Hindi nila tunay na pangalan at itago na lang natin sila sa pangalang Marie at Jenny. Dito din sila mag-aaral pero hindi kami pareho ng course. 10 ang room sa iisang compound at nasa room number 7 kami. Ito po yung pinakamalaki sa lahat pero ironically speaking, ito pa yung mura. Maaaring ganito na ang halaga sapagkat may kalumaan na talaga. Nung unang araw ko sa dorm, sa taas ako ng double deck nakahiga. Ramdam ko na po yung hindi magandang ambience dahil ang pintuan sa CR at ang pinto sa main door ay magkatapat. Naniniwala din kasi ako sa mga sabi-sabi, lalong-lalo na ang mga pamahiin na ikinintal sa akin ng aking lolo at lola na sa tuwing mayroon daw ganitong klaseng mga disenyo sa loob ng bahay, sinasabing portal daw iyon ng kung anumang elemento. Hindi daw maganda na magkatapat ang dalawang pinto. 2 buwan ang nakalipas, parang wala naman kung ano akong nararamdaman. Ngunit, isang gabi, bago ang aming examination week, nagpasyang umalis si Jenny. Ang iingay daw kasi namin at hindi siya makapag-review ng maayos. Ang gusto kasi nung taong yun ay yung tahimik lang talaga. Hindi mo naman masisisi dahil valedictorian at meron nga siyang minimaintain na grado sa aming eskwelahan. Kaya 6 na lang kaming natira sa loob ng room. Since ako lang ang nasa taas na tutulog, napagpasyahan kong lumipat din muna sa baba kasi walang ceiling fan at napakainit din talaga ang kisame. Bumababa talaga at ramdam na ramdam mo ang init na iyon lalo at buong maghapon itong nag-absorb ng init ng araw. Inilipat ko tuloy lahat ng gamit ko doon sa kama. Ito yung pinakahuling kama na malapit sa CR. Bukas na ang araw ng exam at todo aral kaming lahat at pagkatapos ay natulog na rin kami. Nang magising ako, una ko tinignan ang aking cellphone at napansin kong alas 3 na ng madaling araw. Tanging liwanag mula sa screen ng aking cellphone na nagsisilbing liwanag ko ng mga sandaling iyon. Tinungo ko ang switch ng ilaw sa aming kwarto gamit ang flashlight ng aking cellphone. Tumungo ako sa CR para jumingel. Nang matapos ko nga ang aking misyon sa loob ng CR, pagkabalik ko sa higaan ay nakita ko si Marie na nakaupo sa kama niya at parang nagsiselfone. Tiningnan ko siyang muli dahil baka namamalikmata lang ako pero nandun pa rin siya.
Pinagmasdan ko siya saglit. May liwanag ang mukha niya mula sa hawak niya, pero parang ang itim ng mukha niya. Hindi ko maaninag kasi natatabunan ito ng kaunting buhok nito. Kaya sinabi ko, "Grabe naman mag-aral to." Kinaumagahan, sinabihan ko na lamang siya ng, "Ang aga mo yata nagising kanina." Ngunit nagtataka lamang siya at nagbalik ng tanong na, "Ha? Bakit?" "Gaga, nakita kita 3 AM nag-aaral ka na." "Oo ha. Ikaw na." Pero nanlaki bigla ang kanyang mga mata. "Gagi, 6 AM kaya ako nagising." Otomatikong tumaas ang balahibo ko pagkasabi niya iyon. Nabanggit ko na lamang tuloy sa aking isipan na, "Sino yun?" Inexplain ko tuloy sa kanya ang nakita ko kaninang madaling araw. Pero ang sabi naman niya ay baka iba daw ang nakita ko o namamalikmata lang ako. Binaliwala na lang namin iyon at nag-focus kami sa exam dahil 7:30 ng umaga ang unang subject na iyon. Pero pagkatapos noon, eto na't sunod-sunod na na 3 akong gumigising ng eksaktong 3:00 na madaling araw. Pero yung worst ay yung huling araw nito. Parang ang bigat na pakiramdam ko at sa pagkakataong iyon ay para nang may nakapatong sa katawan ko na kung ano. Parang meron din nakatingin sa bawat sulok ng aming kwarto. Hindi ako makagalaw. Tinignan ko ang kasama ko pero ang hihimbing ng tulog nila. Tinatawag ko sila ng napakalakas para humingi ng tulong ngunit walang boses na lumalabas sa bibig ko. Parang iiyak na nga ako sa takot noon at napapikit na lamang ako at nagdasal hanggang sa naigalaw ko na yung buong katawan ko. Hanggang sa kinaumagahan, hindi ko na nahagilap pa ang tulog ko. Puyat na puyat ako habang kumukuha ng exam ng araw na yon. Buti na lamang ay nakapasa ako. Naikwento ko nga sa mga kasama ko ang nangyari sa akin. Pero ang ikinagulat ko, ganun din daw ang nangyari sa kanila noon. Halos mabaliw nga din daw sila sapagkat akala nila ay sila lang ang nakaranas noon. Ang akala ko ay hanggang doon na lamang yun. Pero dumating sa punto na minsan ay parang may nakikita na ako na kung anuman na nasa loob ng aparador. Meron nga di panaginip o hindi malaman kung totoo nga bang nangyari na isang madaling araw daw nang makita ng isa ko ring ka-boardmate na parang nakatayo doon si Jenny sa harap ng aparador at tila merong kinakausap. Kinikilabutan talaga ako sa tuwing naiisip at maging sa araw na isinusulat ko ang kwentong ito. Hanggang sa mag-second year college na ako, ganun pa rin ang nararamdaman kong kakaiba sa loob ng room. Pero dahil nasanay na ako, nakakayanan ko na siya na baliwalain. Wala din naman kasi akong choice. Ayaw ko rin naman ding lumipat dahil ang mamahal na ng ibang room sa loob ng compound kung saan kami naroroon. At isa pa, ito lamang ang pinakamalapit na dorm sa eskwelahan namin. Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan na pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red
Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.